ipinababaril ang isang kumakandidatong barangay captain sa Port Area sa Maynila kahapon. Nakaligtas ang biktima pero dahil kandidato siya sa naganap na naganap itong pamamaril na ito sa bisperas ng eleksyon, hindi sinasantabi ng pulisya na may kaugnayan ito sa politika. May news to go si Micaela Papa. Sa tapat mismo ng kanyang bahay, pinagbabarit ng di pa kilalang lalaki si Salik Mike Arongo na tumatakbong chairman ng Barangay 160 Zone 68 District 5 sa Port Area Manila. Nakikipagpulong daw ang biktima sa mga poll watcher at tumatakbong kagawad pasado alas 4:30 ng hapon nang dumating ang isang lalaking nakasombrero na hindi raw taga-lugar nila. Nataman yung bayan ko dito sa balikat. Salik. Oh, si Salik nataman dito. Eh ngayon, bawat isa sa amin tumayo, inano niya ang baril. Natakot ang wal. Pati ako, gumanong ako sa kanya. Dito lang ako babarilin sa dibdib. Mas mabuti hindi pumutok. Agad daw nakatakas ang suspect. Ang biktima isinugod sa Manila Doctors Hospital at sumailalim sa operasyon para tanggalin ang balang bumaon sa kanang balikat. Dahil kandidato si Arongo at naganap ang pamamaril sa mismong bisperas ng eleksyon, di isinasantabi ng pulisya ang anggulong election-related ang insidente. Nakabibigla dahil naging mapayapa naman daw ang mga nakaraang eleksyon. Noong 2010, wala namang ganitong insidente. Ngayon lang, nagtaka nga kami bakit ngayon lang. At saka itong barangay na to, hindi kasali to sa watchlist namin. Gumawa na ng composite sketch ng suspect, ngunit di pa raw ito mailalabas sa publiko. Unang beses tatakbo sa barangay si Arongo, nakamag-anak ng nakaupong barangay chairman na si Ibrahim Dimakuta. Kalaban niya sapagkat chairman ang kanyang pamangkin at kapwa taga Lanao del Sur na si Albayabas at ang tubong Maguindanao na si Jonathan Nash Tuan. Ayon kay Bayabas, wala siyang kinalaman sa pamamaril. Aniya, di niya ito magagawa sa sarili niyang kadugo. Kami magchiwin, hindi pwede ganunin ko yung chiwin ko. Sinong hindi matakot po? Ngayon na sabi na sa pinsan sa chiwin ko, magtago ka muna, baka ikaw pang isusunod. Wala rin daw kinalaman ang pangatlong kandidatong si Tuan. Wala po kung ano dyan kasi total kami rin po dito sa lugar namin. Wala po kaming alitan. Micaela Papa, GMA News.